Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Hanggang may oras ka pa para iparamdam sa taong mahal mo kung gaano siya kahalaga sa'yo, gawin mo na. Kasi ang nakalipas, di mo na pwedeng balikan. Piliin mong maging masaya. Piliin mong mahalin ang sarili mo at piliin mong sundin ang bulong ng puso mo. Masaya ako kasi hinanap ako ni Kiko. Lasing na lasing talaga ako, kaya medyo makulit na. Di ko nga mapigilan na kagatin sa tinga si Kiko eh. Ewan ko ba? Ang cute kasi niya. At pagkarating namin sa hotel, kumain kami ni Kiko ng paborito kong pritong manok. Natahimik na lang talaga ako habang kumakain kami kasi hanggang sa ngayon eh, di pa din nakakalimutan ni Kiko ang gusto ko. Gusto ko talagang maiyak pero pinipigilan ko lang kasi baka asarin ako ni Kiko na iyakin ako. Pero masaya ako kasi kahit komplikado ang sitwasyon, andito pa din si Kiko. Hindi niya ako pinapabayaan. Uy, Tantan, matulog ka na pagkakain mo ah. Wika ni Kiko. Tapos eto, tiningnan ko sa mga mata si Kiko at ngumiti ako katulad ng ngiti ko noong unang makita niya ako. Uy, Tantan, bakit ganyan ka ngumiti? Para kang sira. Bilisan mo nung kumain dyan. Tapos maligo ka para naman mahimasmasan ka at matanggal yung amoy mo. Ang asim mo na eh. Tapos amoy uso ka pa. Wika ulit ni Kiko. Hindi na ako sumagot. Ngumiti na lang ulit ako. Kasi naman, ewan ko ba kay Kiko kung bakit parang kinikilig siya kapag nakangiti ako. Kaya ito, matapos makakain, natungo na ako sa banyo. Si Kiko naman, ayun, nililigpit yung mga kalat. At habang naliligo ako, eto, kahit paano eh, nawawala yung pagkalasing ko. Nagtagal nga ako sa banyo eh, kasi sabi ni Kiko, mabaho na ako. Kaya naligo talaga ako ng matagal. At pagkalabas ko sa banyo, nakita ko agad si Kiko. Kaso, nakahiga na siya sa kama. Nakapikit na siya. At tila ba natutulog na. Kaya naman di ko na inabala pa si Kiko. Siguro, antok at pagod na siya kaya nakatulog na kaagad. Kaya naman, eto, pinatay ko na ang ilaw at nahiga na ako sa tabi ni Kiko. Hindi ko nga napigilan na yakapin si Kiko pagkahiga ako. Gusto ko lang kasi na maramdaman ni Kiko na ayaw ko siyang mawala. Kaya nakayakap ako sa kanya. At sa paglipas ng buong gabi, di ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nagising na lang ako nang biglang may humawak sa pisngi ko. Nakapikit pa ako kasi antok pa talaga ako. Kaya ito, hinawakan ko yung kamay niya at hinila ko sa kama. Tapos niyakap ko siya ng mahigpit. At pagkabukas ko ng mga mata ko, nagulat ako. Kasi naman, si Larry pala yung kayakap ko. Kaya pala parang kakaiba. Nagkagulatan pa nga kami ni Larry eh. Tapos eto, parang may nagbubukas ng pintuan. Kaya naman, itinula ko si Larry. Ayun, nahulog sa kama. At bigla nang pumasok si Kiko. Galing siya sa labas. Buti na lang at di niya nakita. Kasi nakapatong si Larry. Sigurado magagalit si Kiko kung nakita niya. Larry, anong ginagawa mo dyan? Bakit nakaupo ka sa sahig? Tanong ni Kiko kay Larry. Tapos tumingin sa akin si Larry.
May hinahanap lang ako, Rico. Baka kasi napunta sa ilalim ng kama. Wika naman ni Larry. Ganun ba? Tara na kumain. Tantan, bumangon ka na din dyan. Kumain na tayo. Tapos, uuwi na tayo kasi nag-aalala na sila Kuya Makoy at Jasper. Wika naman ni Kiko. Bakit daw, Kiko? Tanong ko. Ewan ko. Basta, umuwi na daw tayo kaagad. Wika ni Kiko. Kaya eto, bumangon na ako kaagad. Nagmadali na kami kumain tapos eto, nag-check out na din kami kaagad at pabalik na kami sa bahay nila Kiko. Habang papauwi na kami, tahimik lang si Larry. Siya ang nagmamaneho ng sasakyan ko. Baka daw kasi antukin ako kapag ako yung nagmaneho. Kaya eto, nasa tabi ako ni Larry sa unahan. Si Kiko naman, ayun, nasa likod. Tahimik lang siya doon. Pero nagtataka ako kung bakit pinapauwi na kami kaagad. Eh, di pa nga nasusulit yung oras na magkasama kami ni Kiko eh. Kaya eto, nang makarating kami, halos tanghalin tapat na. Oras na ng tanghalian, kaya eto, pagkapasok namin sa bahay nila, Kuya Jasper at Kuya Makoy, saktong kakain na. Kaya pinaupo na nila kami sa may lamesa. Kaso nagtataka ako, nasan kaya si Sara? Wala siya eh. Kaya naman nagtanong ako kaagad. Kuya Makoy, Kuya Jasper, asan si Sara? Tanong ko. Tantan, bakit may nahanap? Namiss mo na ba? Ako kasi eh, tagal niyong bumalik. Pero huwag kang mag-alala. Papalabas na yun sa silid niya. Wika ni Kuya Makoy. Tapos eto, biglang lumabas si Sara. Kaso, natawa ako. Kasi naman, naka-uniform si Sara ng katulad ng sa mga kasambahay. Grabe, umaapaw eh. Kumakalog-kalog pa habang naglalakad. Baby, andito ka na. Bakit ngayon ka lang umuwi? Namiss talaga kita. Tingnan mo oh, bagay ba sa akin? Kasi alam mo baby, kapag kinasal na din tayo, araw-araw na kitang pagsisilbihan. Kahit anong gagawin ko, basta mapaligaya lang kita. Wika ni Sara na tumayo sa may likuran ko tapos minamasahi pa niya yung balikat ko. Sara, umayos ka nga. Maupo ka na. Wika ko. Kasi naman, nakakahiya si Sara. Alam naman niyang madaming tao tapos ganito siya. At eto, naupo naman siya kaagad sa tabi ko. Kukuha na sana ako ng pagkain ko kaso nagulat ako sa ginawa ni Kiko. Kasi nilagyan na niya ng kanin ang plato ko. At si Sara naman eto, nilagyan ng ulam ang plato ko. Baby, subuan kita gusto mo? Wika ni Sara. Kaso, di na ako nakatanggi. Nakatutok na eh. At habang sinusubuan ako ni Sara, nakatingin si Kiko sa akin. Di ko naman pwedeng pigilan si Sara. Kaya eto, wala akong magawa. Kaya naman nung matapos kaming makakain, eto, sumama si Kiko kay Larry. Iniwan niya ako. Kaya eto, kasama ko si Sara. Ayaw kasi niya akong pakawalan. Nag-aalala tuloy ako kay Kiko. Baka kasi nagalit na naman yun. Baby, kapag kinasal na tayo, gusto ko simple lang. Pero bago ko pala isipin ang kasal, kailan ka ba luluhod sa harapan ko, baby? Wika ni Sara. Uy, Sara, ano bang pinagsasabi mo? Umayos ka nga. Tara, mamasyal sa labas. Wika ko. Kasi naman,
kung ano-anong naiisip ni Sarah eh. Gusto kong ilayo muna sa isip niya yung kasal. Kasi di naman ako handa. At saka di talaga ako sigurado sa nararamdaman ko kay Sarah. Ang hirap kasi nung ganito eh. Yung tipong nagdadalawang isip ako sa lahat ng nangyayari sa paligid ko. Ayoko kasi na makasakit ng damdamin pero anong gagawin ko? Kasi sa patuloy na paglalim ng sugat, mas lumalalim din ang mga marka nito sa puso ng isang taong mas nauna kong minahal noon. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Masama na ba akong tao? Kasi nakakasakit na ako ng mga damdaming. Ang gusto lang naman ay maging masaya. Sabalit dahil sa akin, naging magulo ang minsang pangarap nila. Baby, ano ka ba? Ang init sa labas oh. Doon na lang tayo sa kwarto ko mamasyal. Galugarin mo ang kabundukan at ang masukal na kapatagan. Malay mo, makita mo na ang perlas ng silangan. Uwi ka ni Sarah. At eto, hinawakan ako ni Sarah ng mahigpit. Tapos, hinihilan niya ako sa kwarto. Kaya eto, kailangan ko ng tulong. Anong gagawin ko?